Lord. Amen. Good morning, all. Amen. Salamat po sa ating music team. Talagang vibes na vibes sa ulitin natin. Paos na paos, wala. Hindi payos na payos. Praise God. At sila rin po ay nakasama ko kahapon sa aking Open Don't Watch every Saturday. Praise God. Kahit yung bulan ay nandun po sila. At sa next Sunday ay nasa empowerment po tayo sa Pangasinan at ganoon din sa Baguio. So, purihin ng Diyos na meron po makakasama o meron ako nakakasama sa empowerment. Tunay nga po naging imagaan ang lahat ng bagay. Amen po. And I believe yan ay bunga po ng ating kaugnayan sa Panginoon. O saan ay kung ano ang siyang itinanim natin, ang siyang magiging bunga nito. Kaya sa ating pong napapag-aralan, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay hindi kasinungalingan. Hindi kwento, hindi katangisip, kundi ito ay pawang katotohanan. Ang salita ng Diyos ay higit sa diamante o higit pa sa ginto o diamond. Yan ang salita ng Diyos. Yun ang description ng Diyos patungkol sa kanyang salita. Na hindi ko ay kukumpara sa anumang bagay ang salita ng Diyos. At ang Diyos at ang kanyang salita ay hindi pwedeng paghiwalay. Iisa ang salita at ang Diyos. Kaya kung gusto natin maranasan ang Diyos sa buhay natin, ay kailangan natin ang salita. Subalit, gaano makapangyarihan ang salita ng Diyos o gaano ito katotohanan at ito ay mga bagay na spiritual at mga bagay na pinanggalingan ng lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay ay ang pinanggalingan ay ang spiritual. So kung walang spiritual, wala ang mga bagay sa mundo ito. Ito ang siyang pinanggalingan ng lahat ng bagay. Subalit, kung ang salita ng Diyos na siyang may likha ng langit at lupa na kung saan sinabi nga po sa Genesis, sa pamamagitan ng salita, nalikha ang lahat ng bagay. Kung hindi naman ito naitanim sa lupa, hindi ito mararanasan ng tao umaasa ng mga salita ng Diyos. So kailangan ang binhi, ang salita ng Diyos ay kailangan matanim sa lupa. Kung hindi maitatanim ang binhi, ang salita ng Diyos sa lupa, yan ay ang puso ng tao, hindi natin mararanasan ang Diyos. Kahit gano'n ito makapangyarihan, kahit gano'n ito makatotohanan, kahit gano'n ito mahalaga ko, mahalaga kaysa anumang bagay sa mundo ito, hanggang ito ay nandyan lamang, hinahawakan, iniipit, binabasa, pinapakinggan, pero kapag hindi ito tumimo sa puso at hindi ito nag-uga, hindi natin ito maranasan. Kaya po, wala pong sinasabi ko nga po magic sa salita ng Diyos. Kailangan ng ating disiplina, commitment at ang ating attention at focus. Dahil kung ano ang siyang itinanim natin, yun ang pwede natin maranasan. Kaya nga, death and life are in the power of the tongue. So, ang salita ay makapangyarihan. Kaya pag ang mga salita na siyang ating pinapakinggan, ito man ay negatibo, ito man ay salita ng tao, ito man ay mula sa binabasa ng iba't ibang mga babasahin, kapag ito ang siyang in-entertain natin, kapag ito ang siyang inalagaan natin, yon ang nagiging bunga. Dahil ang lupa ay kung ano lamang ang binhing inilagay, yun ang kanyang magiging bunga. Amen? So, kaya po, ang salita ng Diyos ay isang binhirin. Ito'y salita na kailangan, kung gusto nating maranasan, kailangan ito ay maitanim sa puso natin. Upang sa ganun, maranasan natin kung ano ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Na kung saan ay mga pangako na hindi kayang gawin ng tao sa pamamagitan ng Diyos, lahat ay posible sa mga taong naniniwala sa Kanya. At ang paniniwala ay ibig sabihin ay kinikilala mo. Hindi lang may alam ka. Hindi lang tayo may alam. Kundi kailangan
ay ating pinaniniwalaan. Hindi lang yung meron kang alam sa Diyos. Hindi yung gaano ka, mo kaalaman, gaano mo ka, alam ang Diyos. It is how you know about God. It is hindi yung gaano mo karaming alam sa Panginoon, kundi yung gaano ito nagkakaroon ng epekto sa buhay mo, sa mga alam mo patungkol sa Diyos. Amen po. Kaya this is another source, my dear brothers and sisters. Kaya sa ating pagpapatuloy, in verse 27, basahin na natin ang verse 26, sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay may tutulad sa isang taong nagasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at gumabangon kung araw. Samantala ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam ng nagasik kung paano. Hindi alam na nagasik kung paano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumitaw, no? Blade. Usbong muna ang lumitaw, saka ang tangkay. Pagkatapos po ng blade, stalk, tangkay, pagkatapos nahihitik ito sa butil. So pagkatapos nito ay humitik sa butil. So ibig sabihin ito na ay namunga. So sa ating pagpapatuloy, verse 27, na kung saan kapag ang isang tao daw na nagtanim, natutulog siya sa gabi, gumabangon siya araw. Ibig sabihin, kapag araw, ay meron siyang ginagawa. So, nandoon po na meron pa rin siyang ginagawa. Hindi lang siya doon gumagawa na nakatuon ang kanyang gawain doon sa pagtatanim. Kundi meron din pa rin siyang ginagawang ilang bagay. Subalit, habang siya'y natutulog at habang siya'y may ginagawa at bumabangon kung araw, ay meron pong nangyayari sa binhi kung nasaan o meron nangyayari sa binhi na naitanim sa lupa. Amen ko ba? Pero ang tao na siyang nagtanim, kahit siya'y naghuhugas ng plato, siya'y naglalaba, siya'y nagluluto, alam niya na meron siyang tinanim. Na ibig sabihin, siya po ay conscious. Conscious siya sa kanyang tinanim. That's why the Word of God, we need to meditate it day and night. Yun ang pagpapaalaga na kahit tayo po ay may ginagawa maraming mga bagay, pero nandoon ang isip at puso natin sa mga pangako, sa mga salita ng Diyos na siyang narinig natin at nabasa po natin. Kaya kapag ganun po ang nangyayari sa buhay po natin, tunay nga po ang salita ng Diyos na siyang makapangyari sa lahat, ito po ay mag-uuga sa ating mga puso. Amen po ba? Ngayon, ang pagtatanim ay yan po ay isang batas. Ano mang bagay na siyang linikha ng Diyos sa mundong ito ay mayroong batas na sinusunod. Patungkol sa pagtatanim ng iba't ibang klaseng binhi, hindi mo pare-pareho paano itatanim ang mga bagay dito. Tama po ba yun? Iba't ibang lupa ang kailangan sa pagtatanim, iba't ibang mga prinsipyo. So kung hindi ito susundin ng tao, hindi ito magkakaroon ng pakinabang ang tao. Hindi magkakaroon ng bunga. Ganon din ang mga bagay na siyang linikha ng Diyos sa mundong ito. Ang patungkol sa tubig, patungkol sa elektrisidad, patungkol sa panahon, patungkol sa trabaho, meron pong mga batas na sinusunod. So hindi po pwedeng mangyari ang lahat ng bagay nito kung hindi natin susundin ang batas. Meron mga batas na siyang naihulma, nailikha ang Diyos. At kung ano ang siyang pinagbigyan mo ng atensyon at panahon ng iyong puso, yun ang nagiging pakinabang mo. Tama ba well? So, definitely, merong itong bunga. Kahit anong bagay na ginagawa natin, ito ay merong pong bungang mangyayari sa buhay ng tao. Amen po ba? Basta susundin ang mga prinsipyo na siyang nandyan na. Amen po ba?
Kaya yung po mga bagay na hindi naranasan ng mga tao noon, hindi ibig sabihin wala ang prinsipyo ng wireless. Hindi ibig sabihin wala yung prinsipyo ng internet. Wala yung prinsipyo ng mga ilaw ngayon ay LED na. Hindi ibig sabihin wala noon yan. Kaya nandyan, hindi lang nalaman ng tao, hindi lang na-discover ng tao. Ang prinsipyo ng wireless, prinsipyo ng internet, at prinsipyo ng LED. Pero kung binigyan ng panahon ng tao pag-aaral, ito ay kanyang naranasan sa kanyang buhay. Amen po ba? Naunawa po natin. So ang Diyos ay meron din pong inilaan na prinsipyo kung paano natin siya naranasan. Wala pong basta tumawag ka lang ngayon ay nandyan ng Diyos. Meron pong prinsipyo. Meron pong pamantayan na siyang inilahat ng Diyos at ito ay ang pagtatanim ng salita ng Diyos sa kanyang puso. Kaya kung ano man ang mga bagay na naranasan natin sa buhay natin, yan po ay meron mga prinsipyo, mga batas na siyang nailahat. At sinasabi ng karamihan na kapag ito ay ginawa niya, ito ang Diyos, hindi po. Kapag wala ang salita ng Diyos, hindi yan mula sa Diyos. Yan ay mula sa tao. Tama po ngayon. Kaya anumang po mula sa Diyos, it is only by the power of His Word at ang salita ng Diyos ay nagbubunga ng pananampalataya. At ang pananampalataya ang siyang dahilan para ating ma-access, ating makuha kung ano ang inilian na ng Diyos para sa atin. Amen? It is the principle of faith. At ang prinsipyo ng faith ay mula sa salita ng Diyos. Ang faith hindi mula sa ating nararamdaman. Ang faith hindi mula sa ating sitwasyon. Kung ano yung sitwasyon natin, yun ang sinasabi natin mula sa Diyos, no? Ito ang gusto ng Diyos, hindi po. Faith, amen? Ang pananampalataya ay nakabase sa salita ng Diyos. That is faith. Okay mo ba? Yun ang faith. Hindi nakabase sa ating experience. Faith based on the Word of God. Faith based what He said. Kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos, kapag ito ay faith, ay pinaniniwalaan mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya mahina man ang katawan mo, subalit ang sinasabi ng salita ng Diyos, ikaw ay may kapangyarihan. Hindi yung kung ano ang sitwasyon ng katawan mo, yun ang paniniwala mo na mahina ka at sinasabi mo ito ay mula sa Diyos. That is not faith. That is human faith. Yun ang paniniwala mo sa sarili mo. But faith comes from the Word of God. It is believing what is written in the Word of God. Amen. Kaya halimbawa, ako po meron 1,000 na yun, 2,000. Pero meron akong bank account na kasulat doon ang aking 5 million. At meron naman akong time deposit na 5 million. Big time. Pero 2,000 lang ang pera ko sa wallet ko o sa bulsa ko. Ano yung paniniwalaan ko? Yung bang nakasulat o yung nasa presensya ko na 2,000 nasa bulsa ko? Ang paniniwalaan mo ay yung ano yung nakasulat. Kaya this is a testament. Testamento ang salita ng Diyos. Amen. Okay? Kaya kapag nabasa mo ang testamento, anuman ang sinasabi,
disposition ng buhay mo, ito yung paniniwalaan mo, hindi yung sitwasyon mo sa pinaniniwalaan mo, kundi pinaniniwalaan mo ay yung testamento. Amen po ba? Subalit, ang kailangan natin ngayon mangyari sa buhay natin, ang binhi na salita ng Diyos, amen, na ito ang prinsipyo para maranasan, no? Hindi pwede maranasan ang ibang bagay na hindi mo susundin ang batas. Kaya hindi nangyari merong LED, hindi nangyari merong wireless kung hindi sinunod ang batas. Hindi wireless, dumating ka at nanalangin ang isang tao, wireless, Lord, bigyan mo ko ng wireless, Lord, bigyan mo ko wireless. Hindi nangyari ang wireless sa kanyang pananalangin, sa kanyang pagpapasting at paghingi, kundi nangyari ang wireless by following the law. Tama po ba yun? Kaya po kahit hindi manalangin ang isang tao, kapag sinunod niya ang prinsipyo, mangyayari kung ano. Ang nandyan na siya nalikha sa mundo ito. Okay ba? Amen. Kaya ganun din po ang salita ng Diyos. Ganun din sa ating kaugnayan sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay kailangan maitanim sa puso ng tao. May nangyayari kapag ang salita ng Diyos, that is the principle of the word, at umano ang siyang binigyan mo, pagsunod mo ng batas, yon ang magiging bunga. Hindi pwedeng sumunod ka sa prinsipyo ng elektrisidad, tubig ang dumating sa'yo. Hindi po. Kaya kung ano man po ang nangyayari sa buhay natin, that is possible na yun ang tinanim natin sa buhay natin. Kaya kung gusto natin maranasan ang sinasabi ng salita ng Diyos, bigyan natin ng atensyon, pangalagaan natin ang salita ng Panginoon sa puso natin hanggang ito ay mag-ugat at ito ay maging bahagi ng ating buhay. Yun ang sinasabi ko po kanina na gabi natutulog siya pero conscious siya sa kanyang tinanim. Alam niya sa katlong buwan ay aani siya. Habang siya'y naglalaba, habang siya'y nagtatrabaho, bubabangon siya tuwing araw dahil meron siyang itinanim. Alam niya pagdating na ng katlong buwan, kung ito man ay palay sa kabila ng siya'y may sahod sa kanyang kumpanya, alam niya na meron siyang pagkukunan sa darating na tatlong buwan na aani siya at siya ay merong benta sa anumang ani niya. Conscious siya. Okay ba? At alam ng tao yung kung kailan siya makikinabang. Hindi malabo ang kalooban ng Diyos. Hindi malabo ang plano ng Diyos. Kaya kapag ang salita ng Diyos ay natanim sa puso ng tao, alam mo kung ano mangyayari. The Holy Spirit will guide you. He will tell you the future. Kaya kapag ang isang magsasaka ay nagtanim siya ng binhi, alam niya kung ano ang magiging posibleng mangyayari sa kanya. Kung siya'y nag-ani ng 80 sacks, kung mag-aani siya ng 100 sacks, alam niya kung ano mangyayari after 3 months. Malinaw sa kanyang isip at puso. Kaya malabo kung ano ang nais ng Diyos at plano ng Diyos sa bawat isa po sa atin ay dahil hindi natin nabibigyan ng kahulugan at panahon kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Tayo kumakapa sa dilim. Hindi natin alam na kung saan tayo ay pupunta, litupo tayo. Hindi natin alam kung nasaan ang Diyos o hindi. Ito ba ay sa Diyos o sa tao? Ito ba ay, ito'y gusto ko lang to o gusto ng Diyos? Hindi natin alam. Because of lack of understanding and lack of meditation of the Word of God. Pero ang isang taong nagtanim, alam niya, kaya kailangan ang salita ng Diyos ay itanim natin sa puso natin. Maging conscious po tayo. Amen? My sheep knows my voice. Ano man ang ginagawa natin, dapat conscious na, and that is prayer. Yun po ang prayer, hindi yung nagmamakaawa.
What? No, ang sagot ng Diyos. Yes, ang sagot ng wait, no. Wala akong nasasabing magsasaka na nagtanim. Maghihintay muna ako. Alam na niya. Walang no. Tama mo yan? Alam niya. Hallelujah. Kaya hindi tayo kakapa, hindi tayo lalakad sa kadiliman ng mundong ito, kundi malinaw sa isip at puso natin ang plano ng Panginoon na hindi pa narinig, hindi pa sumagi sa isip. Ang plano ng Diyos para sa iyo, higit pa sa iyong iniisip, higit pa sa iyong iniingi. The power is in you. The power is in us. Mga kapatid, na born again ka, na patawad ka, naligtas ka. It is because of your faith in Jesus. Hindi ka ordinary ngayon because you are a child of God. Pero sa buhay natin, araw-araw, nagiging ordinary tayo. We are walking by sight. Let us continue to walk by faith. Amen. Na-conscious tayo sa kanyang mga salita. At ang sabi nga po, samantala ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam na naghasik kung paano. He don't know how. Paano nangyayari ito? Kahit gaano po katalino ang isang tao, hindi niya alam gawin ang bini. Wala pang tao nag-invento ng bini. Nama mo yun. Nag-inaya o gumaya ng binhi. Wala po. Ang binhi, ay hindi alam. Kahit gaano katalino ang isang tao, hindi alam kung paano ito lumalago. Paano ito uspong sa lupa? Pero sa kabila nun, kahit hindi alam ng tao, sila ay nagtatanim pa rin. Amen. Kaya let us follow the Lord of God. Let the seed of the word planted in our hearts. Amen. Hindi lang po tayo nabubuhay sa tinapay, hindi sa bawat salitang namumutawi sa tinapay ng Diyos. Amen. Ay, hindi lang ka nabubuhay kung sa paglalaba mo, hindi ka lang nabubuhay sa trabaho mo. Meron kang, you have the consciousness and awareness na meron kang itinanim. Amen. So, mga Israel, hindi nila, basta pinaniwalaan nila na mayroong lumang pangako. Pero hindi nila alam. But then they just follow. Ang sabi nga mo ng Diyos kay Joshua, iwigot ka ng 7 beses sa muog ng Jericho at sisigaw ka. Sumigaw kayo at babagsak. Paano mangyayari yung sisigaw ka lang, babagsak ang malaking muog? Eh samantalang, ang normal at natural na bagay na pwedeng mangyari na babagsak ay kailangan ito ay basagin mo. Kailangan gumamit ka ng sandata katulad ng mga katabi nilang mga bansa. Nananalo sila at nagtatagumpay sa digmaan dahil meron silang sandata. Meron silang chariot, meron silang kabayo. Samantalang ang Israel ay wala silang kabayo, wala silang chariot. Pero nananalo sila. Yun ay hindi nila alam kung paano, pero naniniwala sila na ang Diyos ay kasama nila. And that is faith. Amen. Kaya sabi ng Diyos sa Israel, bakit ay lumalapit sa Egypto? Dahil ba meron silang kabayo? Bakit Israel lumalapit kayo sa Egypto? Dahil meron silang chariot? Yan ang sabi ng Diyos sa Israel. Kapag sila'y nawawalan ng focus ng pananampalataya sa Diyos. At sila'y natatalo dahil sila'y nananalig sa sandata, nananalig. Sila'y may Diyos. Sila'y pinili ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Kaya hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Kaya bigyan natin ng panahon ang salita ng Diyos. Tignan natin sa 2 Peter. 2 Peter chapter 1
Verse 16, tingnan niyo po. Sabi ni Pedro, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagpalito ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi mga alamat na kathalamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan. No, ito yung pinahayag ni Pedro o yung mga disciples na sinasabi. Nasaksihan kung gaano kadakila na kasama nila ang Panginoon. Nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangalan at kapurihan. No, si Jesus ang binabanggit dito. Nang tanggapin ni Jesus mula sa Ama ang karangalan at kapurihan. Ito yung nangyari nang marinig namin ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit na nagsabing, eto ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Yan ay narinig ni Pedro, narinig ng mga alagad ng Diyos na kung saan ay nung ipinarangalan ng Ama ang kanyang anak. Verse 18, yan po. Narinig namin ito mula sa langit sapagkat kami kasama niya nang ito'y maganap sa banal na mundo. Kaya naman, tingnan niyo po, kaya naman, lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makakabuting ito'y pagukulan ninyo ng pansin sapagkat tulad ito sa isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at magliwanag sa inyong mga puso ang bituin sa umaga. So ano pong naisip ay watik po ni Pedro dito? Ang sabi niya, ang lahat ng mga pinahayag namin hindi ito katangisik ng tao, hindi ito alamat, hindi kwento ng tao, kundi ang mga bagay na siyang ipinahayag namin ay mga dakila. Dahil ito ay personal naming naranasan, narinig namin kung paano ang sinabi ng Ama sa kanyang anak. Yan po sabi ni Pedro. Amen? Okay? Okay? Dahil kasama namin ang Panginoon. Sa pamamagitan daw nito, sa kanyang naranasan, lalo daw tumibay ang paniniwala niya sa mga ipinahayag na mga propeta. Amen? Na, anong ibig sabihin po ni Pedro? Ang ibig sabihin ni Pedro, higit na mas mahalaga ang salita kesa yung naranasan namin. Yan ang mensahe ni Pedro. Ang mga pinaihag ng mga propeta, yung mga nauna kay Pedro, na inaisulat, na sa pamamagitan ng mga naisulat ng mga propeta, sa pamamagitan ng mga naisulat ng mga propeta, no? Sa kanyang naranasan, ay lalong tumibay kung gaano kahalaga ang mga isinulat ng mga propeta. Amen. So my dear brothers and sisters, sa panahon natin, mahalaga ang salita ng Diyos. Pero maraming mga Kristiyano na gustong maranasan yung naranasan ni Pedro. Ang sabi po ni Pedro, higit pa doon ay merong mas mahalaga at yan ay ang salita ng Diyos. Amen. Kaya iba po yung dispensation ng mga Old Testament sa New Testament at sa panahon po natin. Meron pong progressive revelation at meron pong progressive na kung paano natin mararanasan ang Diyos. Amen. Kaya mas higit nating maranasan. Kaya nga si Pablo, sa lahat ng mga naging apostol,
Si Pablo ang siyang higit na may kilala sa ating Panginoon dahil sa kanyang mga, dahil sa mga salita ng Diyos. Hindi na nakasama ni Pablo si Jesus, pero higit na alam at kilala ni Pablo si Jesus ang Diyos dahil sa mga naisulat. Kaya kailangan tayo mga kapatid, higit natin kilala ng Diyos kesa kay Adan at Eva. They are at the stage of innocence. Innocente sila. Ang kailangan ay makilala nilang Diyos. Amen? Kaya when they have a fellowship, lahat ay pinrubay na ng Diyos. Bago likahin si Adan at Eva. In Genesis chapter 3 verse 8, ay natuon na every morning ay nakikipag-ugnayan si Adan at Eva sa Diyos upang sa ganun ay makilala nila ang tagapaglikha. They have a mutual and intimacy, fellowship with God. Kaya sa panahon po natin, ay nagkaroon na ng henerasyon na nakaraan, dapat mas higit nating kilala ang Diyos sa panahonan, sa kapanahonan natin. Amen. Kaya po, sabi nga ni Pedro, pag-ukulang daw natin ang pansin ang salita ng Diyos na kung saan ay may ilaw sa kadiliman hanggang ito ay sumikat. Amen? Okay? Kaya po, meron po tayong responsibilidad. Wala pong magic. Kung gusto nating maranasan ang mga bagay na imposible, ay kailangan mabigyan natin ng panahon at sundin natin kung ano ang pamantayan at prinsipyo ng salita ng Diyos sa kaugnayan natin sa Kanya. Amen? Kaya kung meron man tayong iba't ibang mga kaugnayan sa negosyo, sa trabaho, amen, sa pagiging estudyante, sa pagiging anak, sa pagiging magulang, sinusunod natin po ang mga bagay na prinsipyo. At ito ang siyang nagiging pakinabang natin. Kaya kung gusto natin mabigyan ng pakinabang ang buhay natin patungkol sa Diyos, ang salita ng Diyos ang siyang maitanim sa puso natin at hindi lang maitanim, kundi po ito ay pag-ugat. Amen. Kaya in verse 28, tingnan niyo mo in verse 28, ang sabi niya, ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga panangin. Usbong muna ang lumitaw, saka ang tangkay, pagkatapos na hihitik ito sa buti. Amen. Okay? So, ang lupa, the earth itself, no? Ang lupa mismo, ang siyang nagpapasibol. So, ibig sabihin, kapag ang binhi ay nailagay sa lupa, kusa siya na uso. No? Hindi kailangan ng human intervention. Hindi kailangan tulungan ang binhi na nasa lupa. Hindi kailangan ng tao ay magsipag, hindi kailangan ng tao ay magtrabaho na magtrabaho para sa ganun. Ang binhi ito na siyang naasik sa lupa ay gugugo. By itself, ang lupa mismo ay nagpapasibol, ang lupa mismo ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Okay? So, hindi nakasalalay sa iyo. Hindi nakasalalay sa iyong performance kung gaano kakabuti, kabait. Kaya po, kung titignan ninyo, kahit ang taong masamang-masama kapag nagtanim siya, mamumunga kapag sinunod niya ang prinsipyo. Kahit mabait-mabait ako, kung hindi ko sinunod ang prinsipyo, hindi mamumunga. O kaya naman, mamumunga ng konti. At ang isang taong masama-masama, inalagaan niya ng gusto at ito ay sinunod niya ang tamang pamantayan ng pagtatanim. Kahit masama siyang masama, siya ay mag-aani ng marami. Kesa sa isang taong mabait na hindi naman niya sinunod ng tama ang prinsipyo ng pagtatanim. Oh, hello. Because the earth itself, amen, mismong ang lupa ay
kaya niyang pasibulin ang binhi. O ang binhi na siya nasa talupa ay kaya niyang mamunga. Hindi kailangan ng isang tao na mag-intervene para ito ay lumago. Hindi. Di ba? Amen? Mamumunga siya ng pusa. Marawa mo natin. At hindi ang lupa ang namumunga, kundi ang binhi ang namumunga. Okay? Ang binhi ang namumunga, hindi ang lupa. Hindi ikaw. Ikaw ang lupa, kundi ang binhi ang siyang namumunga para sa'yo. Okay, ganun ang binhi at ganun din ang salita ng Diyos. Amen? Sa kawalan, sa kahinaan, sa karamdaman, sa problema, sa kahirapan, kapag ang salita ng Diyos ang siyang naipugat at nagmuma sa atin, ito ang magsasagwa sa atin sa lahat ng bagay at tunay nga pong buhay na ganap at kasiyasiya. In this world, there is tribulation, but rejoice! Sa mundong ito ay may kapigatian, subalit maggalak kayo dahil si Kristo ay napagtagumpayan na niya ang mundong ito. Amen po ba? Kaya sa pulong ng salita ng Panginoon, ang buhay ni Jesus ay uusbong mamumunga sa atin at ang buhay ni Jesus ang siyang, amen, magtatagumpay para sa atin. Siya ang lalaban sa atin. That's why the Word of God is the sword of the Spirit. Hindi natin alam kung paano si Maria yung binhi, ang siyang naging binhi para siya ay magkaroon ng buhay si Jesus sa kanyang sinapupunan. Kaya nagtanong si Maria, paano ito mangyayari? Hindi niya alam kung paano. Si Abraham ang ganun din, sabi niya, matanda na kami. Paano ito mangyayari? Hindi sila naging bata para sila po ay magkaroon ng anak. Pero nangyari. Nangyari nung si Abraham ay sinipingan ni si Agar. Tama? Pero nagkaroon siya ng anak. Yun ay human effort. Yun po yung isang prinsipyo. Kaya kahit rinip ang tao, kahit ayaw ng tao, nagkakaroon ng anak. Bakit? Kasi sinunod yung prinsipyo. Hello? Amen. Yung mga iba, gusto magkaanak, hindi nagkakaanak. Di ba? Andiyan po tayo. Hallelujah. Kaya po, yun po sinasabi ni Pablo in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, na kaya mas kilala ni Pablo si Jesus, ang Diyos. He walked by faith and not by sight. Amen? Kaya ang mga alagad, listen, ang mga alagad nung kasama nila si Jesus, hindi nila gaano alam at kilala si Jesus. Pero nung nawala na si Jesus at siya pumunta na ng langit, higit nilang nakilala si Jesus. Lalo silang naging epektibo at lalo silang nagkaroon ng buhay nung hindi nila kasama si Jesus physically, kundi sila ay namuhay din sa pananampalataya at higit silang nagkaroon ng sigla sa kanilang ugnayan sa Diyos. Amen po. This is very important, my dear brothers and sisters. Amen po. Yes. Pero it is your choice kung paano natin bigyan ng atensyon ng panahon ito. Kaya po mga kapatid, kung paano ang negosyo ay mahalaga. Time is gold. Kinukuha natin ang lahat ng oportunidad. Sa pag-aaral, ganun din. Ngayon, mag-absent ka na ng isang araw, ang laki mo nang nawalan. Kaya, agad bahari ang mga estudyante ay huwag mag-absent kahit isang araw lamang. Dahil sa dami ng kanilang lessons, sa dami ng kanilang ginagawa, isang araw ay ahabulin mo ng tatlong araw. Kaya, mahalaga ang mga bagay nito. Amen po ba? Kaya, ganun din sa ating pagkain, sa ating physical, ay mahalagang kumain po tayo. Amen po ba? Dahil kung hindi po tayo kakain, hindi tayo kakain ng tama, mahihirapan din po tayo. Mahalaga na pangalagaan natin ang ating kalusugan, ang ating
kinakain o dapat kayo kumain, amen po ba? Hindi natin sinasabing kumain na ako hapon, hindi napakain ngayon. Kumain na ako ng isang linggo last week, kaya isang linggo ngayon, hindi ako kakain. Hindi, mahalaga ang pagkain. Tama mo ba yun? Mahalaga ang trabaho, hindi pwedeng nagtrabaho ko last week. Ngayon, magpahimpay nga muna ako. Yeah. Monday bukas, Monday sickness, Monday na naman. Pero because you are mature, listen, because you are mature physically, amen, ayaw man ang katawan, babangon ka dahil ang isip mo ang siyang nangingibabaw. Are you with me? Nung bata tayo, physical ang ating mong sinusunod. Nung tayo po ay mag-aaral ng panibago, basta matutulog ka, gigisingin ka na lang. At habang pinapaliguan, natutulog ka pa rin. Wala kasing, hindi ba matured ang iyong kaisipan? Tama ba yun? But now you are matured. Kaya mo mga kapatid, ganun din. Now we mag-mature tayo sa ating kaugnayan sa Diyos. Amen. Bumangon tayo. Bigyan natin ng atensyon. Mahalaga ang salita ng Diyos. Hindi yung last Sunday, nag-attend naman ako. Amen. Hindi ko na kailangan ng cell group. Hindi ko na kailangan ito. Mga kapatid, mahalaga ang salita ng Diyos. Kung paano mahalaga ang mga bagay sa mundo ito. Man need bread. Kaya nga sinabi ng Bible, man shall not live by bread alone. Ang bread ay nandiyan pa rin, but hindi lang tayo nabubuhay sa mundo ito. Ay magiging tayo mabibigyan ng buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen po ba? But it is your choice. Kaya huwag natin isisi sa Diyos, huwag natin isisi sa tao. Ang anumang bagay na nangyayari, yan ay pinili natin. Amen. Kaya kung ano ang mga nararanasan natin, yun ang siyang itinagin natin. Kaya nga po, ito po ay panahon natin, mga kapatid, na hindi tayo nagsasayang ng oras sa pagkikinig natin ng salita ng Diyos. Hindi tayo nagsasayang ng oras sa pagbabasa ng salita ng Diyos, kundi ang salita ng Diyos ay merong ibubunga na maganda sa buhay natin. Hindi ito baka sakali na mangyari. Mas tiyak ka at sigurado ka sa physical. Mas tiyak ka at sigurado ka sa trabaho, sa negosyo, sa pag-aaral. Mga kapatid, kung tiyak ka dyan, higit na tiyak ang salita ng Diyos. At kailanman ang salita ng Diyos, hindi kanya bibiguin. Hindi ito patalisip, hindi ito kwento ng tao. Ang iba ay kwento lamang ng tao, pero yung salita ng Diyos. Amen. Ay ikoy, pinagmulan ng lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay na physical ay ang pinagmulan ay ang mga bagay na spiritual. Amen. Kaya po, hindi naman natin alam kung paano, pero it will happen. Amen. Yan po ay sinasabi sa, bigyan mo ang Hebrew chapter 11 verse 3. Hebrew chapter 11 verse 3. By faith, we understand that the worlds were framed by the Word of God. So that the things which are seen were not made of things which are visible. Ang mga bagay daw na nakikita ay hindi ang pinanggalingan ng mga bagay na visible, ang mga nakikita. Kundi, ang mga bagay na nakikita ay ang pinagmulan ay ang salita ng Diyos. Ganun kahalaga at ganun kapakangyarihan ang salita ng Diyos. Pero marami sa atin na hindi tayo ganun. Mayroong pagpapahalaga. At the end of the day, my dear brothers and sisters, ito ang katapusan ng tao. Ang Diyos pa rin ang tinatawagan. Kaya bakit sa dulo man? Pasimulan na natin ngayon. And God gave us everything. Amen. He is everything to us. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Hallelujah. And then, dito po, may proseso, usbong muna ang limitaw, blade, in English,
Usbong muna ang lumitaw, saka ang tangkay. Pagkatapos, nahihitip ito sa butil. So may proseso. Amen. May process po ang bini. Hindi naman po agad-agad. Ito ay mamumunga. Tinanim mo ngayon, bukas, ay mamumunga na. No, ito po ay mayroon stages. Amen. Kaya po, hindi po biglaan. Kaya ang salita ng Diyos ay kailangan alagaan. Maraming negatibong thoughts, maraming mga negatibong narinig, maraming negatibong mga pangyayari. Yan ang buhay, mga wood na gustong subira. Kaya huwag natin umayan na mga bagay na ito ay subira sa atin. O subira sa salita ng Panginoon. Amen? Okay po ba? Kaya kung ano ang siyang binhi na itanim, yun ang mamumunga. Okay. Sa aking pagtatapos, seeking himself, so we see kung ano iniisip ng tao, yun ang kanyang pinaniniwalaan. Okay? At ito ay namumunga. Okay? Kaya kapag ito'y namumunga na, hindi na natin ito mapipigilan. Kaya ang action ay bunga lamang ng ating naiisip. At sometimes we fail, tama? Tayo po ay nagpipail. Sa ating physical, nagpipail po tayo. Hindi natin nagagawa ng gusto. Ang tamang balance, pagkain, balance, pagtulog. Napakahirap maging balance, tama mo yan? So we fail. In our finances, hindi man natin alam kung anong dapat natin talagang tuluyan magawa para tuluyan na tayo wala nang problema. Pero yan po ay nangyayari dahil yun po ang naiisip natin. Okay? Sa ating mga anak, sa ating pamilya, kumisan, meron tayong failure. Sa ating trabaho, sa ating pag-aaral, meron tayong failure. Because that is what we think. Okay? Amen. At ang pagbunga nun, ay hindi na natin po ito kaya pigilan pa kapag ito ay namunga. Okay, naunawa ko natin. Okay? Hindi na kaya pigilin. Kahit anong gawin natin, in Jesus' name, hindi na pwedeng pigilin. Dahil yun ay namunga na. Okay ba? Kaya po, kailangan ng salita ng Diyos ang siya mamuna sa buhay natin. At ito, kapag ito ang namunga, hindi na rin kayang pigilin. It will remain forever. It will remain forever. Amen po ba? Okay? Kaya hindi sa panahon na meron ka ng problema, sa panahon na meron ka ng failure, doon ka pala nag-o-word of God. Okay, naunaw mo natin. Eh hindi, wala ang Diyos, hindi tumugon ang Diyos. No way, no. Nasa atin po, ang Diyos ay naghihintay lang sa atin, ang binhi ay naghihintay lang sa atin. Sa buhay natin. Total freedom. Amen. Total peace. Perfect peace. Ang bunga ng Espiritu. Amen. Pag-ibig, pananampalataya, pagpipigil sa sarili. Kagalakan. Amen. Yun po. Ang buhay na ganap ang kasesya na ninanais ng Panginoon para sa atin. Amen. Let's all stand. Lord God, we thank you.